pag ano dito sa ano sa Mani. Sana may ano na to. Yun. Malapit na to. So after 2 months pag lagi talagang basa yung ano yung puno ay kusang ano tumutubo na yung ano yung mga ugat-ugat to. Kinuha lang yung gitna para lumabas yung mga sangsanga dito sa gilid. Yun. Sample. Gaya nito. Ayan. So, dalawang sanga. Ayan. Pag na kuha mo yung gitna, ay sanga-sanga yan. So, nagiging ganito. So, ayan. Ang dami. Sanga-sanga. Para marami yung ma-harvest natin pag namumulaklak na. So, ganun rin dito. Eh, ano mo lang, i-taprooning. Yan o, hindi pa nakuha. Kalimutan yata yan. Dapat makuha yung gitna. Ayan. Hello po mga ka-viewers. So ayan, dito po tayo sa ano natin sa part 2 dito sa manihan natin. So ayan, ayan update sa ano natin. So good morning po sa lahat. So update tayo sa ano natin, mga pananim natin. So kagabi medyo maano yung panahon, kaunti lang yung ulan dito. Pero sa ibang lugar, umulan na. Puro dito sa Cebu, nakaano naman. Medyo nakabasa naman kunti na sa lupa natin. So ayan, yung mani natin. Fresh na fresh. Ang gagandang tingnan, no? Sana tuloy-tuloy na to na ang pagtubo nila. Kasi pangit kasi pag sobrang init, nakakasama sa pananim natin. Baka maipiktuhan pa yung ano, yung pagbubunga niya. So pati saging natin ano no. Sirang-sira na. So hintay tayo sa ano, ulan. Babalik rin 'yan sa ano, sa dati. Tapos dito sa gradula natin, no. Ayan. Yung namumulaklak na. Tara, punta tayo doon. Check natin yung resulta sa bulaklak. Yung pag ano nit sa ano sa mani. Sana may ano na to. Yun. Malapit na to. So after 2 months pag lagi talagang basa yung ano yung puno ay kusang ano tumutubo na yung ano yung mga ugat-ugat to. Paano na yan, pabunga na yan. Ayan. So yan po ang resulta sa ano natin, sa pananim natin. Ayan po. Sana ganoon rin sa ano sa last year. Gaganda ng ano ng harvest. Ang daming bunga. Sana ito rin. So ayan, tara, punta tayo dito sa gradula. Ano yung daisy natin? May bulaklak na. Ayan, kulay pink. Yun, tapos may ano tayo. Ayan. Yan po ang kulay niya.
ano na to, pangatlong harvest na to. So bukas, mag-harvest naman bukas. So yan po. Yan, ganda ng kulay oh. Tapos ito, iba-iba yung kulay dito. May puti tayo. Ayan kulay. Ayan. Sana may black. Wala naman siguro black. Ayan. Ayan po ang resulta. Pag maramihan, ano talaga yung pagtanim namin. Hindi maramihan kasi mura lang yung bili sa suki namin. So, dalawang kama lang muna. Para ano. Ito yung nauna, tapos ito yung kasunod. Ayan. Tapos, dito, pangatlo. Ayan. Ayan, tapos, dito naman. Iunti-unti lang namin para hindi mura yung bilihin. Ayan. So, yung mga ano natin, Wonder White. Ganda ng tubo pag umulan talaga. Kaganda po ng tubo. Yan. Pag umulan talaga, ganyan po ang tubo. Yan o. Hanggang pababa. Tapos dito naman ang kasunod. So may mga punla pa tayo dun sa baba. Sa area na yun dito sa baba. Para itanim naman dito sa kabilang kama. Sunod-sunod lang yung pagtanim para maganda ano, ang presyohan. So yan. So ano pala na, top pruning na pala to. So ito po yung ano, kinuha lang yung gitna para lumabas yung mga sangsanga dito sa gilid. Yun. Sample. Gaya nito. Ayan. So, dalawang sanga. Ayan. Pag na kuha mo yung gitna, ay sangsanga yan. So, nagiging ganito. So, ayan. Ang dami. Sangsanga. Para marami yung ma-harvest natin pag namumulaklak na. So ganun rin dito. Ano mo lang i-top pruning. Yan o, hindi pa nakuha, kalimutan yata yan. Dapat makuha yung gitna. Ayan. So, ganyan lang po ang pag-anim dito. Nakaka-amaze po kasi ang dami mong natutunan pag nagtatanim ka. Ang ganda dito sa bukid. Nakakaano pa, nakaka-amaze. Tapos preskong panahon, preskong hangin, lahat-lahat presko, lahat ng gulay, pagkain, lahat-lahat. Mga prutas, preskong presko. Lalo na yung pangangatawan mo. Ang lamig dito. Ma-refresh ka talaga sa sarap ng panahon. Gaya nito. Yun, walang init. So, ayan po. Sa hindi pa nakapag-share at nakapag-subscribe dyan. So, please share and subscribe po. And thank you for watching.